Sa iba mga balita po ay patuloy ang ginagawang paghanap sa apat na mangingisdang nawawala hanggang sa ngayon matapos pong banggain ang isang foreign vessel ang sinasakyan nilang bangka sa may Pangasinan. Para sa karagdagang detalye, may live report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Jiggy, magwawalong oras na nga ano, mula nung lumipad itong Coast Guard ng... saktong-sakto, Jiggy, ating pag-uulat. Ito papalapag na itong chopper ng Philippine Coast Guard. May walong oras din itong nawala. Lumipad ito 9:30 kaninang umaga. Bagamat hanggang sa mga oras ito ay wala tayong feedback kung ano ang naging resulta ng kanilang pag-aanap. Ano? Sinuyod nila, Jiggy, ang direksyon mula La Union, pahilagang Silangan o northeast papunta sa baybayin ng Ilocos Sur. Dito raw kasi inanod ang tatlong survivor at dito ang direksyon ng alon at malamang ano rin din ang mga nawawalang mangingisda. Samantala, Jiggy, sa isinasagawang investigasyon naman ay may listahan na raw ang Navy ng mga dumaang barko sa pinangyarihan ng aksidente noong June 20 at may isa na raw silang na-identify na may home port sa Hong Kong. Magugunit ang may nakasulat daw na Hong Kong sa barkong nakasagasa sa fishing vessel base sa testimonya ng mga survivor. Pero wala pa rin natutukoy ang Coast Guard sa puntong ito, lalo pat dalawa pa lang sa tatlong survivor ang kanilang nakakausap at posibleng may iba pa silang makuhang impormasyon na makakatulong sa kanilang investigasyon. Hindi pa rin nagbabago, Jiggy, ang opinion ng Coast Guard na hanggat hindi sapat ang nakukuhang ebidensya, ay tinuturing nila itong aksidente at hindi sinadya, lalo pat wala naman daw itong kinalaman sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng pinagtatalo ng Scarborough Shoal. At yan ang latest mula sa La Union. Balik muna sa iyo, Jiggy. Pero Ivan, pagka ngayong sasapit na yung gabi at didilim na, automatic ihinto na rin nila yung search and rescue dito sa mga mangingisda? Oo, Jiggy. Tulad kagabi, maghapong naglalayag ano, itong tugboat ng Philippine Coast Guard. Pero pagsapit nga ng dilim, napipilitan silang itigil muna dahil magiging mahirap din, kung hindi imposible, ang paghahanap sa mga nawawalang mangingisda. Ito namang chopper, may tatlong oras na mga capacity nito para lumipad at kailangan na mag-refuel. At sa puntungan ito, Jiggy, habang tayo nag-uusap, medyo nagsugit ang panahon at lumakas ang ulan, kaya napilitan muna silang itigil ang search and rescue. Maraming salamat, Ivan Mayrina.